guys, welcome back to my channel. Well guys, dahil wala akong maisip na content ngayong araw since wala naman akong trabaho, naisip ko na lang i-share sa inyo yung kung paano ko nakakuha at magkano yung nagastos ko sa aking lisensya. Okay, well, alam naman natin na dito sa Japan napaka mahal ng pagkuha ng lisensya, no? Tapos ang daming chechiburechi unang-una sa mga hindi nakakaalam. Hindi namin alam kung saan talaga kami mag-start, paano. Well, may nagkapag-suggest sa akin na mag-aral muna isa-isang school. Kasi nga, dito sa Japan, kung magte-test ka diretso ka magpupunta dun sa license center, sa Menkyu center, pinagrantsa ko na lang sa inyo na hindi nyo makukuha talaga kung hindi kayo mag-aaral. Kasi natry ko na siya ng una, gusto ko sanang kumuha ng moped lang. Nagtry ako twice, bagsak ang lola nyo. Sabi ko, ayoko na. Nag-give up agad ako. Tapos, yun, dumating yung lumipas na yung maraming panahon. Na-realize ko na kung wala pala akong sasakyan, ang hirap humanap ng talaga ng trabaho. Tapos ayun, naisip ko na bakit hindi ko na lang i-try kumuha ng lisensya. Ayun. Siyempre, nung time na yon hindi sangayin yung asawa ko kasi alam niya madali akong mag-give up, madali akong mag-akiramiro. Kaya nag-decide ako sa sarili ko. Nanghiram ako ng pera sa anak ko. Unang-una, pagpasok doon sa driving school. Kasi, actually, mag-aral ka muna, mag-review ka muna. Kasi hindi mo talaga kakayanin. Yun eh, nakapag-showcase sa akin, nakapagpakilala sa akin yung Atuan Academy na pinag-aralan ko. Ayun, nag-aral ako sa kanya. Tapos, syempre, hindi naman lahat. Hindi naman yun kailangan, hindi naman libre yun, no? May bayad yun. Ayun guys, eto, kung gusto mo talagang makakuha ng lisensya, kailangan mo talagang mag-aral. At sinasuggest ko talaga sa Atuan. Yun nga lang, siyempre, kanikakaru, kailangan natin ng pera. At doon, sa pagpasok mo doon, sa pagre-review mo doon, gumayad ka ng 6 lalapad. Anim na lupad at 6,000. Kasi, siyempre, hindi natin ngayon sa panahon, medyo mahal na lahat. Kaya, pero okay lang, it's worth it. Talagang aasikasuhin ka naman. At, yun, totoo lang, marami talagang nakaka-one take lang. Kaya, ayun. Sawa ng Diyos. Kasi nung time na yun, nagtatrabaho pa ako. Isang buwan. Kasi Sabado-Linggo lang ako nagre-review. Ayun, nakapag-review. Nakapasa naman ako sa loob ng isang buwan at isang linggo yata. Nakapasa agad ako. Then, pag nakapasa kayo doon, saka lang kayo papasok sa Jidosha Gakko. Sa driving school na talaga. Driving school na. At doon, syempre, ayun. Nasa sa inyo kung meron kayong ukani, may genkin kayo, cash, or kung gusto nyong i-loan. Kasi, kung meron kayong ukani, kung may pera kayo ng genkin o cash, mababayaran nyo siya for Nimang Kyuseng, 29 lapad. And, saan pa yung papel ko? Kinanda ko na yun. 29 lapad at saka 4,000. Kala ha? 4,920. Dahil ako, wala naman akong box. Pang cash, kaya nag-loan ako. Siyempre, pag loan, may mga kasama yung mga exam babayaran mo. May interest. Kaya yung sa akin, bali plus, plus 4,000, 44,000
yen, parang ano, yung Mang Yong Seng Juen, yung plus ko. Kaya umabot ako ng 33 lapad, 8,930 yen. Yun yung inabot ko. So, sumatotal, lahat ng nagastos ko, pag samasamahin mo, syempre, umabot ng almost 40 lapad. Dahil nga, syempre, nag-enroll din ako doon sa lecture naman, di ba? Doon sa At-1. Kaya guys, pero okay lang. Worth it lahat naman yan pagdating ng panahon. Kasi dito sa Japan, it's necessity. Hindi yan luxury, hindi yan kayabangan, hindi yung dahil nagkuha ka ng lisensya, magyayabang ka dahil may sasakyan ka, hindi po. Kasi kailangan mo talaga ng may sasakyan para makakuha ka ng maayos na trabaho. Katulad ko, ang hirap kong manap ng trabaho, yung mga gusto kong trabaho, di ba? Kaya, ayun, na-realize ko na kung hindi ako kukuha ng lisensya, hindi ko mahahanap yung gusto kong trabaho. Ayun guys, yun yung paano at doon nga pala bago pag nakapasa na kayo, mag-aaral pa rin po kayo doon pag nakapasa kayo doon sa unang test niyo ng 50 problems doon sa Thank You Center. Saka pa lang po kayo makakapasok sa Jidosha Gakko, sa driving school talaga. Then, sa driving school na yon, mag-aaral kayo sa loob ng, doon sa loob mismo ng driving school na yon muna. At ito pala yung nasa, bibigyan kayo nito, yung ganito. Nandito yung mga books nyo, yung home nyo, yung katulad nito. Yung isa kong book kasi nasa anak ko, inuha niya. Tapos yung schedule nyo, yung yotei book nyo. Dito kasi, makikita kung yung mga tatak kasi at kailangan mo ting umattend ng lecture doon. Una doon sa Karimen sa learn permit ba ang tawag doon? Kailangan mo magkaroon matapos yung 12 hours mo. Ito guys oh, ayan. Tatatakan siya ng teacher nyo. Ito yung sa driving. Tapos ito naman yung sa lecture. Although hindi naman tayo nakakaintindi ganun ng Nihongo, kailangan po natin siyang ma-attendan. Ayan, no? Yan yung ano niya, gakka niya. Sampu din yung lecture niya. Isang oras siya, bawat. Tapos yung drive din, isang oras. Ngayon, kailangan mong maka-attend ng 12 hours. Tapos, pag dumating ka na sa 12 hours, dun pa i-decide ng teacher mo kung pwede ka na mag-test dun sa loob. Then, pag nakapasa ka sa loob, yun, tuturuan ka naman nilang mag-drive, ano, mag-drive ka na yun sa labas. Doon naman sa labas naman, kailangan mo naman umabot ng 19 hours, ayan. 19 hours, yan. Tapos yung gakka nila, yan din yun. Yung lecture, aatinan mo talaga yun dahil sa tatak lang. Kahit hindi mo naintindihan, basta pumakasok ka sa isang driving school, aatindan mo yung mga lecture nila para sa tatak nila para makakuha ka ng test naman. Itetest ka din nila dito kapag itong tatak na to ay yung drive mo to sa labas. Then pag nakapunta ka na dito, yan, magtetest ka ulit para doon. Kung okay ka na, kapag pumasa ka dito, saka ka ulit, nagre-review ulit doon sa school mo, sa English. Tapos saka, kung okay ka na, saka ka makakapag-test na ulit sa driving, sa Menkyu Center, sa License Center. At kung makapasa ka doon mo na marireceive yung license mo. Ayun guys, sawa naman ng Diyos, lahat one take ako. Siyempre hindi naman natin masisisi yung iba na nakakailang take. Kaya guys, kung iniisip nyo magsarili pumunta doon sa Menkyu Center or License Center, anak, kumalaw. Ayun guys, yun nga palang sa bago mo makuha yung lisensya mo, kailangan mo palang mag-test muna o makapasa ka ng
So 100 question doon sa license center bago nila maibigay sa iyo yung inyong card, yung talagang lisensya na talaga. Okay? Ayun, kung itatry nyo magpuntang mag-isa doon sa Mencu Center, siguro sabihin ko na lang, mag-aral na lang muna kayo. Kasi kung ganun din naman, gagastos din kayo ng pamasahe, lahat-lahat, magbabayad din kayo, mas mahal pa munang take ng 50, pag 50 problems sa Carimen, mahal ang bayad. Nasa kulang 3,000 yen. Ngayon, kung hindi naman kayo sure, kasi kailangan mo rin ganito, mag-aral ka nito, kahit nga pinag-aralan mo siya, kung wala naman explanation, hindi mo din maiintindihan, guys. Kaya, yun, inaano ko sa inyo, mag-aral muna kayo bago kayo mag-try magpunta doon sa license center. Kasi, marunong tayong magbasa, pero hindi natin naiintindihan. Kaya, yun, mas guarantee mag-aaral muna kayo doon sa Atuan Academy, doon sa school. Ngayon, para doon sa gustong mag-aral, guys, ng nito, mag-lecture, ng driving, ilagay ko sa description ko yung address at pangalan ng school na pinasukan ko, yung number ni Ate Marie. Kaya, ayun, sinasuggest ko sa inyo mag-aral muna kayo dito bago kayo mag-test. Kasi, talagang hindi nyo kakayanin kung sarili nyong punta. Kasi nga, dahil na-try ko na once, twice pala, laging paulit-ulit tayo. Kaya, yun. Yun, guys, yung mga... Kasi, sa Mencu Center, sa License Center, yung mga nagtitik doon, syempre, Japanese, diba? Japanese, ngayon, dati daw, wala pa daw yung... Walang ano eh, walang Portuguese. Dati kasi yung asawa ko, nag-ano din. Pero nung time niya, yata, wala pang Portuguese, anak. Nakapang Portuguese. Ngayon, meron na Portuguese. Yan. Kaya, mas lucky tayo kasi may English talaga. Kaya, ayun, yun yung sinasuggest ko sa inyo. Mag-aral muna kayo sa isang lecture. Mag-late dun sa driving school ng ganito. Ano ba yan? Sa driving school. Hindi muna sa Jidosa Gakko, ha? Yun muna sa lecture. Ayun, guys. Kaya, kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo. At saka, yun, ilalagay ko sa description ko yung address ng Atuan Academy para doon sa gustong mag-try, magkuha ng lisensya. At ina-assure ko naman sa inyo na 100% swerte talaga ng kahit sabihin natin dalawang take, okay na yun, di ba? Pero swerte pa nga talaga, mas marami talagang nakaka-one take lang. Biruin niyo yun, ang dami dong nagtitik, nakaka-take ng mga 10 plus pa, di ba? Kaya, yun guys, maraming salamat. Sana magustuhan niyo yung video ko. At kung may mga tanong kayo, please comment, ne? Like, and subscribe to my channel. Bye-bye! Ciao! Wink, Amarga! Wink! Ciao! Thank you!